hapon sa ating lahat. Bago natin sisimulan ang ating aralin, tayo muna ay magdarasal. Iyuko ang ating mga ulo at manalangin sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, gabayan niyo po kami sa araw na ito. Sana maging masaya at marami pong matutunan ang aking estudyante sa aking pagtuturo. Maraming salamat po, aming Panginoon. Amen. Magandang araw mga bata, nasisiyahan ako na muli tayong nagkita-kita sa hapong ito. Batid ko kayo na sasabik na matutunan ang bagong aralin na ating pag-uusapan sa hapon na ito. Upang mas masaya ang ating pag-aaral, ay kinakailangan nating makinig ng mabuti at tandaan ang mga mahahalagang impormasyon na makikita o maririnig nyo sa aking pagtuturo. Batid ko na kayo ay handa na, kaya inaanyayahan ko kayong lahat na magsitayo. At sabayan niyo akong kumanta sa Kumusta Ka. Nagkaintindihan ba tayo mga bata? Mabuti. Ako muna ang gagawa, pagkatapos kong may sagawa ang kanta, ay susundan niyo ako pagkatapos. Okay ba yon? Mabuti kung ganoon. At tayo ay magsimula na. Kumusta, 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 magandang hapon po. Kumusta, 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 magandang hapon po. Halina at tumawit, magagalang na pagbati. Umaga, gabi, tanghali, tralalalalalalala. Nakuha nyo ba? Mabuti kung ganun. At simulan na nating lahat. Kumusta, 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 magandang hapon po. Kumusta, 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 magandang hapon po. Halina, tumawit, magagalang na pagbati. Umaga, gabi, tanghali, tralalalalalalala. Mabuti, palakpakan natin ang ating mga sarili. Maaari na kayong umupo mga bata. Bago natin umpisahan ang lahat, magtatala muna ako kung sino ang wala sa ating klase ngayon. Sino ba ang wala sa araw na ito? Wala. So magaling, magaling, magaling. Kumpleto kayong lahat ngayon. Bigyan natin ng palapak ang ating mga sarili. Bago natin kilalanin ang bagong paksa na ating tatalakayin, atin munang balikan ang naunang paksa na ating tinatalakay kahapon. Kaya mayroon akong isang katanungan. Ano nga ba ang ating tinatalakay kahapon? Sino ang makapagsabi ng tamang sagot? Nicole! Magaling, Nicole! Ang tinatalakay natin kahapon ay patungkol sa pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay salitang nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Binubuo ito ng salitang ugat ng mga panlapi. Halimbawa lamang ng panlapi ay ma, nag, mag, in, at hin. Halimbawa, umiyak. So, ang salitang ugat ng umiyak ay iyak. At ang panlapi ay ano? Tama, Ang panlapi ng umiyak ay Magaling mga bata, talagang nakikinig kayo sa ating aralin kahapon. Bago natin umpisahan ang lahat, mayroon ako ihahanda na gawain na makakatulong sa inyo na magkaroon ng ideya sa ating paksang tatalakayin. Humanap ng katulong sa pagsagot sa mga pangungusap na aking isulat o ididikta. Maaring ang iyong katabi na lang ang iyong katulong sa pagsagot ng mga pangungusap na ito. Ito ay ang at, upang, kapag, kung, kahit. Ito ang mga sagot na kailangang piliin para tumugma sa isang pangungusap. Nagkaintindihan ba tayo? Mabuti mga bata. Ang unang tanong, ako ay bibili ng prutas, patlang, pagkain na ihahanda sa darating na Pasko. Pangalawa, si Ana ay nagmamadali na patlang hindi siya mahuli sa klase. Pangatlo, patlang, mag-aaral ng mabuti, makakakuha ng mataas na marka.
pang-apat. Nag-aaral pa rin si Ben, patlang walang kuryente. Panglima, mataas sana ang mga marka ni Eliza, patlang nag-aaral lang ng mabuti. Bibigyan mo kayo ng 2 minuto upang sagutin ang mga katanungan. Tapos na ba ang lahat? Mabuti mga bata. Ano ang inyong ginawa? Tama, pinamumunuan ang mga may kulang na salita sa pangungusap. Mabuti. Ano ang inyong napansin sa mga pangungusap na inyong sinagutan? Armina, tama ang iyong palagay, sapagkat ito ay ang mga pangatnig. Ngayon ay tatalakay naman natin ang pangatnig. Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga salita, parirala, sugnay o pangungusap upang makabuo ng malinaw na diwa. Naintindihan ba mga bata? Mabuti naman kung gano'n. Ang pangatnig ay ginagamit ito kapag ang tanong ay nagsisimula sa bakit, dahil, sapagkat, mangyari at iba pa. Ngayon ay maipapakita akong letra ng mga halimbawa sa pangatnig. Ito ang mga salitang at, anupat, bilang, dahil, datapwat, habang, kapag, kaya, kung, maging, ngunit, o, upang, samantala, sakali, subalit, bagkos. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Ano nga ang mga salitang ito? Tama, ito ay ang mga salitang pangatnig. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon mga bata, may iba't ibang uri ang pangatnig at isa-isahin ko itong ituturo sa inyo kung ano ang mga ito at ang makasabay na mga halimbawa. Ang unang uri ng pangatnig ay panlinaw, pangalawa, panubali, pangatlo, paninsay, pang-apat, pamukod, pang-lima, pananhi, pang-anim, panimbang, pang-pito, pamanggit, pang-walo, panulad, pang-siyam, pantulog. Mga bata, ano ang unang uri ng pangatnig? Tama! Ang unang uri ng pangatnig ay ang panlinaw. Ang panlinaw ay ginagamit ito upang ipaliwanag ang bahagi, kabuuan ng isang bangga. Maaari itong gamitan ng mga salitang kung, kaya, kung gayon, o kaya. Halimbawa, nag-uusap na kami sa barangay kung kaya, ang kasong ito ay tapos na. Kung kaya ay isang halimbawa ng panlinaw. Ano naman ang ikalawang pang-uri? Ano naman ang ikalawang uri ng pangatnig? Tama, panubili. Ang panubili, ito ay nagsasabi ng pag-aalinlangan. Maaaring gamitan ng mga salitang kung, kasali, sana, kapag, o pag. Halimbawa rito ay ang gawin mo na agad ang sinasabi ni Itay kung ayaw mong mapalo, kung ay isang halimbawa ng uri ng panubili. Ano naman ang ikatlong uri ng pangatnig? Tama, ito ay ang paninsay. Ang paninsay ay ginagamit kapag sinusulat ang unang bahagi ng pangungusap. Ang pangalawang bahagi nito maaaring gamitan ng mga salitang ngunit, datapwat, subalit, bagaman, samantala, kalaunan, o kahit. Halimbawa rito ay ang nakasama ako sa kanila. Ngunit pag-uwi ko ay pinapagalitan ako ni nanay. Ang salitang ngunit ay isang halimbawa ng paninsay. Ano naman ang ika-apat na uri ng pangatnig?
Tama. Ito ay isang pamukod. Pamukod. Ginagamit ito upang ihiwalay or itanggi or itakwil ang isa sa ilang bagay o kaisipan. Maaaring gamitan ng mga salitang o, ni, maging, at man. Halimbawa dito ay, ako man ay ayaw sa pamumuno niya. Ang man ay isang halimbawa na pamukod. Ano naman ang ikalimang uri ng pangatnig? Tama! Ang panglima ay ang pananhi. Ang pananhi ay ginagamit upang magbigay ng dahilan o katwiran para sa pagkaganap ng kilos. Maaaring gamitan ng mga salita dahil sa sanhi, sapagkat o mangyari. Halimbawa rito ay ang nagkasira-sira ang buhay namin dahil sa malakas na bagyo. Ang salitang dahil sa ay isang halimbawa ang pananhi. Ano naman ang ika-anim? Tama! Ang ika-anim na panguri ay ang panapos. Ano naman ang pitong uri ng pangatnig? Tama! Panimbang! Panimbang ito ay ginagamit sa pagpapahayag ng karagdagang impormasyon o kaisipan, maaaring gamitan ng salitang at, saka, pati, kaya, o anupat. Halimbawa lamang dito ay ikaw at ako ay muling kumain. Ang at na salita ay isang halimbawa ng panimbang na uri ng pangatnig. Ano naman ang ikawalo? Tama, pamanggit. Ito ay nagsasabi o gumagaya lamang sa pananaw ng iba na maaaring gamitan ang mga salitang raw, sa ganang, sa ganong, o di umano. Halimbawa, sumama ka na raw, sabi ni Ma'am Perez. Ang salitang raw ay isang halimbawa ng pamanggit. Tama. Ano naman ang pangsyam? Tama mga bata. Ang pangsyam ay ang panulad. Ito ay tumutulad ng mga pangyayari, kilos o gawa, maaaring gamitan ng salita kung sino, siyang, kung ano, siya rin, or kung gaano, or siya rin. Halimbawa lamang dito ay kung ano ang punot, siya rin ang bunga. So kung ano ang salitang kung ano ay isang halimbawa ng panulad. At ang huling uri ng pangatnig ay ang pantulog. Ang pantulog ay nag-uugnay ito ng nakapag-iisa at hindi nakapag-iisang mga salita, parirala o sugnay. Maaring gamitan ng mga salitang kung, kapag, upang, para, nang, sapagkat, or dahil sa. Halimbawa na rito ang nag-aaral siya ng mabuti upang matuwa ang kanyang magulang. Ang salitang ng upang ay isang halimbawa na pantulog. Tama. At ngayon, hahatiin ko kayo ng dalawang grupo ang buong klase at bibigyan ng mga gawain kada grupo. Ang unang grupo ay gumawa ng limang pangungusap na may panapos at ang ikalawang grupo ay gumawa ng limang pangungusap na may panimula. Kakaintindihan ba tayo mga bata? Mabuti nang sa ganon. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang tapusin ang gawain. Natapos na ba mga bata? Mabuti! At sagutin nyo ang isa-isang mga tanong ng aking ididikta. Mahalaga ba ang pangatnig sa pagbuo ng pangungusap? Oo, mahalaga ito sapagkat ito ay ang nagbibigay buhay ng isang pangungusap upang maintindihan ang mga mambabasa o sa mga taong iyong nakakausap. Tama! Bakit ito mahalaga? Bakit nga ba mahalaga ang pangatnig? Mabuti! Mahalaga ang pangatnig sapagkat nag-uugnay ito ng mga salita upang mabuo ang isang
pangungusap mabuti. At ngayon, kumuha kayo ng isang buong papel at sumulat ng isa to sampung pangungusap gamit ang mga salitang pangatnig at salungguhitan ang mga ito. Kakaintindihan ba tayo mga bata? Mabuti. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang gumawa ng mga pagsubok na ipinapagawa ko sa inyo. At ipasa nyo na ang inyong iginawang pagsusulit. At narito ang iyong takdang aralin. Gumawa ng maikling tula na makikitaan ng pangatnig at ng uri nito. Kukunin ko ito bukas ng hapon. Nagkaintindihan ba tayo mga bata? Mabuti naman. At bigyan nating palakpak ang ating mga sarili dahil natapos natin ang paksang pangatnig. At sa susunod at na paksang mga bata, nanyayahan ko kayong tumayo mga bata at magbibigay paalam. Paalam mga bata.